Yun lang. Go. Hello mga kamigalize. Para po sa inyong kalaman, magto-12 years. Hello mga kamigalize. Para po. Nasa ba? Hello mga kamigalize. Ang tinignan mo sa taas. Oo, oh, ba't mo tinignan sa taas? Bale. Hello mga kamigalize. Nasa ba? Go. Sobra-sobrang saya namin kasi matagal na namin gustong gumawa ng YouTube channel. Pero mas natutukan namin siya ngayon sa panahon ng quarantine. Kasi, syempre, wala na kaming... Okay. Adlib for... Na nasa panahon tayo ng quarantine, mas natutukan namin yung mga dapat na video na gawin namin. At may share sa inyo para naman tuloy-tuloy yung... Adlib vibe. Sa pa. Kampante ka na nun. Hindi ako kampante nun. Hello mga kamigalize. Para po sa inyong kalaman, magto-12 years na po ako sa hair industry. Gumawa ko ng video na to kasi ito yung mga kadalasang tanong na na-encounter ko sa trabaho, mga tanong din sa social media. Kung meron pa kayong mga question and suggestion, i-comment nyo lang po sa video na to. And please, please, don't forget to subscribe sa channel ko kasi marami pa tayong gagawing video. Hair color ba na ang kasira ng buhok? Hindi po. Bakit? Una, case-to-case basis yan. Kasi syempre, pag sumobra yung pagkakagawa, syempre, ang kalalabasan nun is masisira yung buhok. Pag nagpa-black hair ba, pwede magpa-hair color? Yes, pwede po. Ang maganda ngayon is meron na tayong bagong process. Meron na tayo ng mild color remover. Ang maganda sa ganitong process is dahan-dahan, inatanggal ng mild color remover natin yung nilagay na color na black doon sa buhok. Pangalawa, meron tayong pre and post treatment. Ang ginagawa naman ito sa buhok is pinapatibay niya yung buhok at nilalagay niya ng tamang nutrients bago kulayan. At mas pinapabilis niya ang recovery ng buhok after natin kulayan. Ang bleach ba nakakasira ng hair? Depende. Kasi dati, hindi ganun kaganda ang technology at ingredients sa bleach. Kasama dito yung hindi pa ganun kalawak yung kaalaman and experience ng mga gumagawa. Samantalang ngayon, mas maganda na ang technology at mas developed na ang ingredient ng mga bleach ngayon. At the same time, mas marami na tayong option. Pero dapat, ang gagawin pa rin is tamang consultation at execution para maging maayos yung bleaching process. Ano magandang hair color sa may white hair? Para po dun sa mga may puting buhok, wala po tayong limit sa color. Kahit ano po, pwede nating ikulay. Depende na lang yan sa kumpiyansa mo sa sarili. Or self-confidence. Meron ako mga kliyente, bata, tanda, nagkukulay sila ng violet, blue, pink, gray, at rainbow. Masaya sila. So, nalilimitahan lang ang color natin depende sa personality, environment, lifestyle, culture, at marami pang iba. Anong magandang hair color sa morena? Kagaya po nung nabanggit ko kanina sa white hair, sa morena na skin tone, wala tayong limit na color. Kahit ano pwede. Kasi depende lang yan sa kumpiyansa mo sa sarili or yung self-confidence mo. Karamihan ng mga ginagawa ko sa kliyente na morena yung skin tone nila, ang ginagamit ko sa kanila is yung earth tone color. Ang maganda sa ganitong color is very soft yung effect niya. Magaan sa mata at hindi siya overpowering. Mga halimbawa na ginagamit ko is coffee chestnut, caramel, ash light brown, beige milk tea, at marami pang iba. Halimbawa naman, gusto mo ng lighter shade or mas matingkad at saka ibang shade. Pwede rin, kasi again, walang limit sa color. Ang mahalaga lang is balance yung color para bumagay sa skin tone mo. Kasi sa bandang huli, ikaw naman ang magsusuot niyan, so wala kang pake sa sasabihin ng iba. Mahirap bang mag-maintain ng hair color?
Hindi po. Kasi sa ganda na ng technology ng mga product line ngayon, mas makakapili tayo ng tamang product depende sa pinagawa natin. Halimbawa, nagpagawa ka ng permanent blow dry, hair color, hair extension, at perming. Mahalaga lang, meron tayong sulfate-free shampoo conditioner, hair mask, hair leave-on, at dry shampoo. So kung ano yung ginagawa mo na routine sa buhok mo, madadagdagan lang siya ng onti, depende sa pinagawa natin. Pwede ba magpa-hair color ang rebonded hair? Pwede po. Kasi meron na tayong tamang process at tamang product para sa mga rebonded hair. Depende na lang yan kung gaano ka-healthy ang buhok natin. Ang mahalaga, kumonsulta at magpagawa tayo sa professional hairdresser kasi sensitive yung ganitong case. Sana marami po kayo natutunan sa video na ginawa namin. At kung gusto niyo po pong makita ang trabaho namin, i-type niyo lang po ang Migalay sa Facebook, Instagram at YouTube. Don't forget to subscribe sa YouTube channel namin for more updates and prices in the future. Salamat po!